Hello guys, welcome back to my YouTube channel. Ngayon ang ating itatopic ay kung paano magpalit ng tubig sa ating mga aquarium. Yung aquarium ko nga pala guys, kung napapansin nyo, medyo malabo na yung tubig. Kasi 2 weeks ko na siya hindi napapalitan dahil sa sobrang busy tayo. Ngayon ipapakita ko sa inyo kung paano siya palitan. Siyempre bago natin palitan yan, lagi nating huwag kalilimutan na i-unplug yung mga nakasaksak kasi para maiwasan natin yung disgrasya. Okay, ano mga kailangan nating gamitin pag magpapalit tayo? Siyempre, hindi natin kakalimutan ang siphon. Ano ba yung siphon? Ito yung siphon guys, yan. Ito yung pinanghihigop natin sa tubig or nag-aalis ng dumi sa aquarium. Ayan yung siphon. Tapos siyempre, timba or balde na mapaglalagyan ng tubig na nagamit. Lininisin na natin siya guys. Gamit tayo ng sponge yung gamit na. Tanggalin muna natin yung saksak ng filter natin. Yan, patay na siya. Napapansin nyo guys, yung mga isda ko nagpunta lang sa gilid. Kasi sanay na sila na hindi ko inaalis kapag nagpapalit ako ng tubig. Yung iba kasi inaalis talaga nila para maiwasan daw yung tinatawag na ma-stress yung isda. Pero yung mga isda ko kasi mga sanay na yan, gigilid lang yan sila. Simulan na natin ang paglilinis guys. Ang nasa sa baba pala guys ay ito. Yan, yung pump. Tapos yung nasa sa fish tank ay ito, yung ihigop ng tubig. Pala guys, nakalimutan ko palang sabihin sa inyo guys kanina. Kapag magpapalit pala kayo ng tubig guys, hindi nyo kailangang ubusin yung tubig ng inyong fish tank. Yung tubig sa fish tank nyo guys. Katulad kanina, nakita nyo nandirito yung tubig ng fish tank ko, tapos malabo. Mga 70% ng tubig ang tatanggalin nyo. Pero kapag hindi naman masyadong malabo, kahit mga 50% lang. Yung 50% guys, kalahati. Yung 70% yung mga hanggang dito. Ganyan, 70%. Pwede na yan. Ganyan. Tsaka isama nyo na rin pala yung paglilinis niyan sa loob. Pag magkuhan kayo. Magpapalit kayo ng tubig guys. Kasi lumalabo yan eh. Ito nga pala yung goldfish ko. Medyo malaki na. Diba? Maliit lang yun dati. Malaki na yun. Yan guys, pwede na yan, mga ganyan. Yung tubig nga pala ng aquarium na nakamit na natin guys, pwede na ipandilig ng halaman. Okay guys, ngayon lalagyan ko na siya ng tubig. Yung tubig nga pala na gagamitin ko dyan, yung ilalagay ko is tap water. Okay, yan guys, napalitan na natin ng tubig yung ating aquarium. At yung ginamit natin dyan na tubig is yung tubig sa gripo, yung tap water. Siyempre, pag tap water, may chlorine yan guys. At yung chlorine, yun yung nakakamatay sa isda. Kaya ang gagawin natin, maglalagay tayo ng anti-chlorine. Ang gamit ko nga palang anti-chlorine guys ay ito, Amazon. Ayan, anti-chlorine. Bali sa ganitong tank nga pala, ang inilalagay ko lang kapag ganyan is yung 1 cup lang guys. Okay na yung 1 cup. 1 cup lang yung takip nito. Okay na. Tsaka naglalagay din ako ng kuan ng
methylene blue. Yan, yan. Amazon pa rin. Nagtatanong nga pala yung iba bakit daw naglalagay ng methylene blue tayo sa aquarium. Mga nagtatanong po, ang methylene blue po, kaya po naglalagay tayo ng pakunti-kunti sa ating aquarium para po maiwasan ang fungus sa ating mga isda doon sa aquarium. Kaya sa ganun po na tank po, mga 4 drops lang po ng methylene blue, okay na po yun. Okay, maglalagay na po tayo ng anti-chlorine. Yan po. Yan po, 1 cup lang po ang ilalagay natin. 1 cup. Yan po, 1 cup lang. Yan. 1 cup lang po. Tapos, 3 to 4 drops lang po ng methylene blue. 1, 2, 3. Yan, pwede na po yan, 3. Para lang po maiwasan natin yung fungus sa ating aquarium, sa ating mga isda. And then gumagamit din po pala ako ng kuan, ng rock salt, guys, yung ganito, rock salt, yan. Ginagamit ko po yan minsan, guys, lalo na kapag naglinis talaga po ako niyan, guys, ng ating aquarium, yung alis, halos inaalis ko po yung tubig. Kung wala na po tayo ng kung wala na po tayong anti-chlorine, mainam din pong gamitin, guys, yung asin. Mas mainam pa ho itong asin na ito, yung rock salt. Kasi ho, nakaka-control din po siya ng fungus sa ating mga isda. Yun lang po, guys. At sa mga nanood po ng video, sa mga hindi pa ho naka-subscribe, please subscribe and then click the notification bell. Salamat po.